Rafi, kumpara sa mahigit 20 kandidato noong 2012, lima lang ngayon ang nagpahayag ng interes na maging posibleng susunod na punong maestrado. Kasama rito ang tatlong senior na Associate Justice ng Korte Suprema, isang junior Associate Justice ng Korte at isang trial judge. Lima ang pagpipilian ng Judicial and Bar Council para sa magiging susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Kanina nagbigay ng kanyang pahintulot si Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo de Castro para masama sa listahan ayon kina JBC ex-officio chairperson at acting Chief Justice Antonio Carpio at JBC ex-officio member at DOJ Secretary Menardo Guevara. Si De Castro ang isa sa mga pinaka-senior na miyembro ng Korte Suprema. Itinalaga ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong December 2007 at nakatakdang magretiro ngayon ng Oktubre. Kaya kung mapipili, magsisilbi lang siya sa pwesto ng ilang buwan. Isa si De Castro sa mga nagsalita laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Humarap sa pagdinig sa Kamara kaugnay ng impeachment complaint laban sa dating punong maestrado. Nagkabangga rin sila sa isang pagtitipon. All kinds of lies, threats, harassment and bullying have been thrown my way, but I will not yield. My day is still to come at the Senate impeachment court. Is it not our very essence as judges to give every person her day in court? Chief Justice Sereno, ma'am? I'm very sorry that the Chief Justice has taken this opportunity to discuss a matter of which is sub judice. We have given her all the courtesy, and I sincerely hope that she should not have dealt with a matter which is pending with the court. Nauna nang tinanggap ni Associate Justices Lucas Bersamin, Diosdado Peralta at Andres Reyes Jr. ang kanilang nominasyon. Sinuoy Pangulong Arroyo din ang nagtalaga kay Justice Peralta noong January 2009 sa SC para maging pangatlong Sandigan Bayan Presiding Justice na naging maestrado ng Korte Suprema. Nakatakda siyang magretiro Oktubre 2022. April 2009 naman itinalaga si Bersamin mula sa pagiging Associate Justice sa Court of Appeals. Hanggang taong 2020 ang kanyang termino. Si Reyes naman ang pinaka-junior sa kanila na itinalaga ni Pangulong Duterte nito lang July 2017 at magre-retiro rin sa taong 2020. Kaisa-isa namang nag-apply para sa posisyon si Tagum City Davao del Norte Judge Virginia Tejano Ang. Si Tejano Ang ang nagpalabas ng arrest warrant laban sa suspect sa pagpatay noong December 2013 sa radio block timer na si Rogelio Tata Butalid. Matapos naman tanggihan ni Acting Chief Justice Antonio Carpio ang kanyang nominasyon, formal na ring nagsumite ng kanyang pagtanggi sa nominasyon si Associate Justice Marvic Leonen. Nais daw niyang sundin ang tradisyon ng korte na sa limang pinaka-senior na maestrado piliin ang susunod na Chief Justice. May hanggang Setyembre lang ang Pangulo para pumili ng bagong punong maestrado alinsunod sa patakaran ng JBC. Rafi, sa August 3, nakatakdang magpulong ang JBC para talakayin yung kwalifikasyon ng mga nagpasa ng kanilang opisyal na consent or conforme sa kanilang nominasyon. Gayon din doon sa mga nag-apply. Pagkatapos nung initial na pagsasala na ito, yung mga papasa doon sa initial meeting ng JBC ay sasalang naman doon sa public interview. At pagkatapos ng public interview, muli ulit magpupulong ang JBC para talakayin kung sino ang papasok sa shortlist. At ang shortlist na ito, kung sino yung mga papasok dito, sila ang pagpipilian ni Pangulong Duterte para italaga na susunod na punong maestrado, Rafi. Dano, nabanggit mo sa iyong report na si Justice De Castro ilang buwan na lang ay magre-retiro na pero pumayag pa rin siya na manominate sa pagka-Chief Justice. Meron ba tayong impormasyon kung ano nag-ujok sa kanya na tanggapin pa rin yung kanyang nomination? Rafi, sa ngayon no, ay wala tayong anumang impormasyon or anumang pahayag mula kay Justice De Castro o sa kanyang chamber sa kung bakit niya tinanggap yung nomination o yung automatic nomination sa kanya. Bale, dalawang nomination ito, isang automatic nomination by virtue of seniority. Yung isa naman ay nomination ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Raul Victorino sa lahat ng 14 na incumbent justices ng korte. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon dyan. Pero kung matatandaan natin, a few months ago ay ninominate si
Justice De Castro ni dating Associate Justice Arturo Brion sa posisyon ng ombudsman. Dun sa sulat na ipinadala ni Justice De Castro sa ombudsman, ang sinabi niya, dinecline niya yung nomination na yon, na sinabi niya na interesado daw siya na magsilbi sa Korte Suprema hanggang sa kanyang retirement age. Ngayon, tungkol naman dun sa termino niya, no, ay sinabi ng JBC sa atin a few days back, no, na it is a factor, pero depende pa rin yon doon sa magiging discretion ng Pangulo, dahil at the end of the day, discretion pa rin ng Pangulo kung sino yung gusto niyang italaga na magiging susunod na punong maestrado, Rafi. Dano, nabanggit mo nga na shortlist na lang ipapadala sa Pangulo. Ilan na lamang ito, dahil kukonti lang naman yung nominado ngayon sa pagka-Chief Justice, Dano? Ngayon, Rafi, ang tumanggap ng nominasyon, nag-apply and both in the case of Justice Reyes, and yung nag-apply naman itong si Judge Tejano, ang aya lima toto. Apat na associate justices ng Supreme Court at isa ay isang trial judge, ito si Tejano ang mula sa Tagum City, Davao del Norte. Siya, after nito, no, pag-uusapan nila kung sino yung, depende kasi dun sa qualification, at depende dun sa mga dokumento na sinumite nung mga nagkonforme sa kanilang nomination and dun sa nag-apply, saka pa lang natin malalaman kung sino yung posibleng isa lang sa public interviews. Ito ay gagawin sa mga susunod na linggo, Rafi. So posibleng, Dano, yung lima, maisumiti lahat sa Pangulo para siya na mag-decide kung sino yung kanyang itatalaga, Dano? Rafi, depende dun sa qualification kasi medyo stringent yung JBC, so to speak, pagdating sa qualifications, especially dun sa documentary requirements. Una, dalawang hurdles kasi yan. Una, kung papasok sila sa public interviews. Kasi merong policy ngayon ng JBC na sinasabi nila na matagal naman na daw nilang ina-enforce na kapag hindi kumpleto yung dokumento, hindi ka nasasalang sa public interview. Doon pa lang harang ka na. Pero kung pasok ka sa public interview, depende sa magiging outcome ng public interview, saka pa lang malalaman kung papasok ka sa shortlist. Hindi talaga tinitingnan yung kung ilan. Ang tinitingnan talaga yung mismong kwalifikasyon, dahil ang hinahanap ng JBC sa hindi lang sa susunod na punong maestrado kundi pati na rin sa ibang miyembro ng judikatura ay competence, probity, integrity at independence. So kailangan mag-reflect yung qualifications at credentials dun sa apat na criteria na yon, Rafi. Mm-hmm. Anong usap-usapan, Dano, dyan sa Korte Suprema? Sino yung posibleng masasabing frontrunner dito sa pagka-Chief Justice, sa Dano? Rafi, sa ngayon, it's too early to say, no? Kasi katatanggap pa lang, kumbaga kasasara pa lang ng nominasyon and yung application period per se, no? Pero based sa tradisyon ng Korte Suprema, it's always the insiders yung medyo nakakaangat, kung so to speak, no, if we can put it that way, because insiders sila. And of course, there is a tradition sa korte na yung pinaka-senior, yung talagang tinitingnan na humalili dun sa nabakanteng posisyon. Yung kung matatandaan nga natin, no, yung limang associate justices, sina Justices Carpio, De Castro, Bersamin, Peralta, and Presbytero Velasco Jr., they got automatically nominated because ito yung tradisyon ng korte na yung limang pinaka-senior na mahistrado, sila yung manonominate automatically for the position. Now, as to whether or not papasok pa sila sa public interviews and kung masasama ba sila sa shortlist, nakita naman natin in the past nominations, in the past applications na it's always in flux. Depende lagi yan sa kung ano yung dokumento na sinumite, ano yung sinabi nila sa public interviews, and yung general credentials nitong mga kandidato na ito. Kung sino yung masasabing frontrunner para sa posisyon ng punong maestrado. Nabanggit mo nga si yung tradisyon dyan sa may Korte Suprema ay bilang abogado, may inaasahang mag-adhere sa tradisyon itong si Pangulong Duterte. Pero meron bang masasabi dun sa mga lima na malapit sa Pangulo, Dano?
Rafi, pasensya na, pakiulit lang yung tanong. Kung meron lang malapit doon sa limang nag-apply bilang Chief Justice kay Pangulong Duterte. Kung titingnan natin yung general profile, isa lang doon sa lima, or actually tanggalin natin yung nag-apply doon sa apat na magistrado ng Korte Suprema, isa lang doon ang in-appoint ni Pangulong Duterte, itong si Associate Justice Andres Reyes Jr. Everyone else, si Justices De Castro, si Justice Bersamin, and Justice Peralta, they were all appointed by former then President Gloria Macapagal Arroyo. So in terms of in categorical terms, kung sino yung technically na malapit, if you use that parameter, isa ang inappoint ni Pangulong Duterte, pero sa ibang factors yan ang wala pa tayong impormasyon or hindi natin masasagot sa puntong ito, Rafi. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.